Hi, good morning mga puso. Welcome sa ating weekly magtanong kami ng Tani, pero hindi po ngayon Tuesday ha. Today is Wednesday, the 13th of March. So, ngayon pong Miyerkules tayo nagkaroon ng pagkakataon na magkasama-sama sa'yo. Ngayon sa FB Live, and of course, marami po tayong pag-uusapan dahil yung nangyayari, kung kahit nga Metro Manila, I'm sure alam niyo na po kung ano yung sinasabi ko. Tubig. Wala pong tubig karamihan ng mga taga Metro Manila, lalo na yung nasa Pasig and Mandaluyong. Now, for the last 6 days, talagang wala silang tubig mga puso. Ayun, sabi nga nila, di ba? Mawalan ka na ng kuryente, wag lang tubig. At ito po yung considering that it's only March mga kapuso. Halos hindi pa po dinedeklara. Actually, hindi pa dinedeklara ng pag-asa yung pagsisimula ng dry season. Pero ito, namumroblema na tayo sa tubig. And with the El Nino condition affecting us, anong mangyayari? And pag-asa, again, as one of the consequences ng having an El Nino is the possibility of a longer dry season. So, yun yung isang tira. Paano po? Diyos ko, Marso pa lang. Wala na tayong tubig. Hanggang kailan yan? March, April, May. At kung magtatagal yung dry season, baka hanggang June. No, Diyos ko, sana po, huwag naman mangyari. Anyway, maliban yan, ano yung mga weather systems that are now affecting weather system or systems that affect the country right now? Do we have a looming tropical cyclone? Anong mga lugar yung makakaranas sa mga pag-ulan? At lalo na ngayon na halos lahat ng mga farmers northern central Luzon dyan sa Mindanao at maging sa Visayas nakakaranas ng kawalan ng ulan. Are we expecting a weather system that will bring ito pong much needed rainfall? So yun yung mga pag-uusapan natin mga kapuso ngayong araw na ito. And of course, sa mga magtatanong, please magtanong po kayo and we will try to answer your questions. Of course, related po sa weather, ha? So ngayong umaga, nandito kami ni Mai sa I Am Ready Command Center together with other members of the I Am Ready team, si Wilson, ang ating producer, si Paul, ang ating artist, and then of course, si Faith na ating PC, and si Mai, ang ating online producer, mga kapuso. Okay. Okay. Alright, Mai. Oh, sige, ano natin? Si, ano po, RJ Almario, tsaka si Fam Ella. May bagyo po ba na namumuo? Well, so far, wala po. Ha? Meron tayong nakita kanina, Mai, yung dun sa wind map natin. Parang merong low-level circulation. Merong isang sirkulasyon, pero dyan sa may outside the Philippine area of responsibility. Saan po? Ito po ba? Yan. Pero posible yan sa wind map pag tinawa. Pero yung pinapakita po namin sa inyo mga kapuso, ito yung satellite imagery na for the last 6 hours maybe. Pero makikita niyo yung cloudiness, posibleng ITCC din. Ito, ITCC. Wala, edi possible na may mga magkaroon na ng pag-ulan sa so yun yun. Kung mag-persist siya. Okay. Pero yun yung ano, yung nakikita niyo yung band of clouds diyan sa may ayan sa may Central Pacific hanggang dito sa may atin, possibly yan na po yung intertropical convergence zone. Yung meron ding kuminsan meron kasing double ITCC may. So yung isa naman nandiyan sa may equator. But again, the thing is yung unang naisip ni may intertropical convergence zone is one of the sources of thunderstorms diyan sa Mindanao. So possibly pong pag ito ay gumalaw na going pataas o northward, pwede rin pong magdala yan ng mga thunderstorm. So, yun yung babantayan natin. But so far, for the next several hours or days, wala po tayong nakikitang mga matitinding pag-ulan, lalong-lalo na dyan sa Mindanao at Visayas. Ngayon, ano ba yung mga weather system na nakakapekto ngayon sa bansa, May? Meron po ba? Meron. Yung kung titingnan mo yung cloudiness na yan, May. Ano po yun? Yan yung frontal system. Oh. Okay, so yung tinuturo ko po kay Mai, yung cloudiness, nakikita niyo yung kulay puti na yan. Yan yung frontal system. That means meron tayong northeasterly wind flow o yung northeast monsoon at interacting with the easterlies o yung warm air. So we have this so-called
frontal system or tail end ng cold front that will affect yung pong weather system, weather condition dyan naman sa may northern Luzon, possibly central Luzon. So ano yung posibleng dalhin nito ng ano? So yun lang po yung weather system natin, mga kapuso, ha? Dito sa Pilipinas ngayon, yung frontal system na nararanasan o nakakaapekto dito sa weather condition ng northern Luzon. At yung ITCC natin na although hindi pa po sinasabi na ganyan, pero posibleng yun dyan naman sa may south at sa may Mindanao and possibly sa ibaba pa po ng Mindanao. Okay. Oh, pwede ba habang nag-ano si Mai? Good morning nga pala po sa mga taga Melbourne. Mami, good morning kay Aya at kay Ads. And then of course, sa mga kapatid ko, kay Reng. And then, dito sa Metro Manila, wala ba tayong babatiin dito sa kapatid Metro? Kapatid kong kumain ng breakfast ko. Yung pong kapatid ni Mai na kumain ng, ano yung kinain niya? Yempo na para kay Mai. Maanggo. Please repent. Magbago ka na raw, ha? Okay. Ay, nako. And never do that again, ha? Ate mo ito. Oo, oh, tapos tumataho pa siya. Ate, may nakain ko yung baon mo. Okay, very good. Yan ang mga style. Diba? Ikaw gigil na gigil, diba? Wow, tapos pinagtatawanan niya ako habang gigil na gigil. Siyempre. Gali talaga ng mga. Ganun talaga. Eh, kaya lang, ate kay, wala akong magagawa. May magagawa. Oo, may magagawa ka. Pero hindi para awayin ang kapatid mo. Hindi aaway. Yes. Okay, now, itingnan natin yung wind map kasi nabanggit natin yung cloudiness. Eh, yung sinasabi ko. Ito. Yeah. Now, there's this low-level circulation. So far, ano pa lang po yan? Yan, parang may kink or a sort of a would-be circulation. Pero yun ang isang titingnan natin kasi mga kapuso, talagang tanong ng mga tao ngayon, eh, kailan ba uulan? Now, the thing is, March is one of the driest months ng Pilipinas as well as April. Yan po kasi yung dry season natin. Easterlies yung nakaka-apekto sa malaking bahagi ng bansa and easterlies do not bring large amounts of rain. Unlike yung pong easterlies, pero yung easterlies mo associated with the so-called intertropical convergence zone, yan po yung nagdadala ng mga thunderstorms. Pero yun nga, so far, wala pa po yung ano natin. And then, dito naman sa norte, yung interaction ng northeasterly at saka easterlies resulting sa pagkakaroon ng tail ng cold front, titingnan po natin kung magdadala ba ito ng mga pag-ulan, lalong-lalo na sa Ilocos region and Cagayan Valley na. And even Cordillera, ha, dahil ilang ano na sunod-sunod po yung pagkakaroon ng mga forest fire and grass fire, and that's due to prevailing hot and dry weather conditions. Okay. Okay. So, Mang Tani, today daw po ba ay may ulan daw po ba? Si Lee J. Makulimlim po here in Pampanga. Yes, very good. Okay. Nueva Ecija, makulimlim din daw. Clarissa Cristel Villanueva Monleon. San? Sa Pampanga? Pampanga, Nueva Ecija. Nueva Ecija, okay. Kabanatuan, Nueva Ecija din. May Kiel Pascua. Pa ba to? Yun. Okay. North Caloocan din. North Caloocan. Ah, Caloocan. Rachel E. Hernandez. Makulimlim. Yes, okay. So, kung yan ang tanong nyo, ipapakita natin sa kanila, of course, yung rainfall map. Okay, so mga kapuso, unahin natin na ang northern and central zone. So mga kapuso, yung nabanggit natin na tail end ng cold front or frontal system, it is expected to produce rains. Okay, yes. Yeah. So yan pong nakikita niyo mga kulay na yan, dilaw, pula, orange. May pink ba? Wala na. Violet, purple? Okay, pero basically yellow, green, red and orange. These are different or various rainfall intensities na makikita nyo pong makakapekto at magpapaulan. O yan yung mga pag-ulan dyan sa Cagayan Valley, dyan sa may Cordillera, hanggang dyan sa may ilang bahagi ito. At may baysiya kayo yung mga taga-kabanang tumaan. Makulimlim. Yan yung makulimlim. And then sa Pampanga. So yun po mga kapuso, nagpapaulan po.
And good news yan, ha? Doon sa mga tao na talagang ilang buwan nang hindi nakakaranas ng mga pag-ulan. So good news yan, kahit na short-lived yan, it's not expected to last until for the next several days. At least magandang na po yan kahit papano. Although, ang ano mo dyan, May, kapag yung tuyong-tuyo yung lupa o yung atmosphere na sumulan, parang ano lang yan, it will evaporate, na parang halos wala rin ano. But nonetheless, eh baka dun sa mga watershed, although yung pong Magat watershed niya sa Isabela at yung Pantabangan Dam sa Nueva Ecija, eh medyo mataas pa rin naman po yung water level as compared dun sa critical o yung tinatawag natin na hindi yung operating rule curve. Minimum operating. Yeah, yung rule curve. Kasi yung rule curve, that's the level wherein it can satisfy yung requirement. Sabi ni Monks, walang audio. Ah, sabi? Siya pa lang yung nagsasabi. Ano, kumusta? Faith, may audio ba dyan? Meron po. Ah, meron. Okay. Pindutin mo, kuya. Ah, sige. Pero hindi niya ako maririnig na sinabi yun kasi wala siya audio. Oh, nga pala. Sorry. Ano? Okay. Oh. So, dun po sa mga, ang mga kapuso, dun sa mga iba na nagkakaroon ng problema dun sa kung may audio o wala, dito sa monitoring namin, meron po. Mm-hmm. So, please try your best na gawa ng paraan dahil hindi po ito ano, talagang meron pong audio. Gusto nyo na sa nagsabi, kung nadidinig mo kami. Sana nadidinig mo na kami ngayon. Okay. Ano pangalan niya? Ochok? Monks. Ah, Monks. Ochok, simsi Ochok. Okay. So, yun po mga kapuso. Maulan, may pag-ulan dyan sa Cordillera and Cagayan Valley region. Some areas in Central Luzon like Bataan and Nueva Ecija and Zambales. So, yun po ah. And good news yan so far, and let's hope na somehow it will be a respite dun po sa ongoing dry condition dyan sa Northern Luzon. Pero yung Ilocos region mukhang hindi aabutan ng ulan mga kapuso. But again, ito ay based na model output. So let's hope na mayroong mga anggi or ano tawag na sa English yung sinasabi ng anggi? Fringe, yeah. Fringe effect nitong mga pag-ulan na yan na aabot dyan sa ilang bahagi ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, hanggang dyan sa Mila Union, mga kapuso, and Pangasinan. Sabi ni Richard Shellfaller, dinig-dinig po pati pagbukas ng pinto. Okay, so ayos po yan. Eh, yung technical guys ni Mariel, binabantay na naman po kasi yan talaga kung ano, di ba? Oh. Kumusta ba yung team mo? Okay naman, ha? Madaya daw yung nagbabasa. Teka lang kuya, kasi yung question mo, pwede naman siyang discuss later. Nasa bakit? Anong concern niya? Cloud seeding po yung tanong niya. Ah, okay. Mamaya po, pag-uusapan later natin yung ano, yung mga interventions. Hindi ako madaya. Okay. Galit na. Aga. Bye. Oh. Mang Tani, may yes. Sino ba ito? Meron daw siyang outing. Meron daw silang outing sa Aurora. When? Kailan? So, today. Ah, okay. So, at Jepoy Labe, maulan po ba sa Aurora? May outing po kasi kami. Ayo, posible po. May ulan. Titingnan nyo yung, kung hindi kayo pamilyar sa mapa ng Luzon, yung nakikita nyo sa nasa right corner, right side. Ito. Ah, yan, yung tuturo. Yan, Aurora po yan. Hindi pa, south ito, na. Yan. Ito yung Aurora. Yan, Baler, nandyan. Ito, Dingalan. Ah, Aurora yan. Yan. Yan po yan. So, may ulan mga kapuso, ha? Although ang isang ano natin dyan ay hindi matagalan, pero yung outing nyo ay posibleng ulanin kayo. Pero again, mainit pa rin po. Hindi naman tag-ulan pa mga kapuso. So ano lang yon. Pero be careful dahil yung biyahe nyo kung maulan, delikado rin po kahit papano. Ha? So yun. May ulan sa Cagayan Valley, Cordillera, some areas in Central Luzon like Aurora, Nueva Ecija, dyan sa Bataan and Zambales. How about Southern Luzon, Mike? And then, Southern Luzon, Calabar Zone. So, Cavite, Laguna, Batangas, Quezon, makikita nyo mga kapuso. Walang kulay. Hindi po sira yung aming ano, ha? Ibig sabihin lang po niyan, mababa yung chance na magkaroon ng ulan. Diyan sa Cavite, Batangas, Laguna, and Quezon. Malamang yung Northern Quezon, may posible pong mga pag-ulan niyan, pero the entire, yung more than half ng Quezon, halos walang ulan, soon po yun. So, Calabarzon, mababa ang chance ng ulan ngayong magkakaroon. So, kasama po doon yung Cavite na tinatanong ni... Aha, sinang ganan? Ni
Mitch Dino. Sa Imus, Cavite. Opo. Hindi lang sa Imus. Buong Cavite po ay mababa ang chance ng ulan ngayong araw nito. Kung magkaroon ng ulan, napakahihina lang mga kapuso. Okay. And, then, and aside from Calabrazon, Metro Manila. Metro Manila. Ito. Titingnan natin yung mapa mga kapuso. Halos walang ulan. Pero may posibilidad na magkaroon tayo ng mga light showers. Ayan. Fringe effect. Ayan. May light showers na hindi rin magtatagal, mahina. Pero dun sa mga lalabas ng bahay, please be I am ready. Dahil posible po yung Russia shower sa hapon. Mga after lunch hanggang 3 o'clock in the afternoon. But at the same time, mga kapuso, merong rain showers at maalinsangan yung panahon. So kung minsan po ganyan, before yung occurrence ng rain shower and right after ng isang rain event, magiging maalinsangan dito sa Metro Manila. Okay. Si Dan Irish Onya. Si Dan? Dan Irish Onya. Okay. Uwi daw po siya ng Philippines from Singapore 3 p.m. yung dating niya ng Manila. So, ngayon? Wala po siyang, walang ulan, no? Ah, wala namang ulan. Oh, so, welcome back. Maya, may aalis alas 5 eh. Sino ba yun? Sino kaya yun? Pagpunta naman ng Singapore. Maulan sa Singapore kahapon. Ah, maulan? Okay. Bakit pamilyar ka sa ulan? Ganun po talaga. Yung normal po na thunderstorm sa Singapore. Okay. Ma-thunderstorm talaga. Okay, kala ko may binabantayan ka sa Singapore. Wala naman. Hindi, yung weather. Yung weather po binabantayan mo. Okay, yeah. Oh, weather na lang bantayan mo. May natutunan ka pa. Oo, sige po. Okay, next. Okay. May Maropa and may Maropa, Bicol Region. So, ayan, may nagtatanong kanina ng Bicol Region. So, unahin natin ang Bicol Region. Si Wawen. Wawen. Huawan. Okay. Chinese? Hindi ko po alam. Okay. So, kung dyan po sa Mimaropa, Mindoro, most likely meron pong konting ulan sa Mindoro Oriental. Yung facing yung the east niyan. Pero entire Mimaropa region, Marinduque, Romblon, Palawan, halos walang ulan mga kapuso. At as well as sa Bicol region. So, kung meron man po, very isolated, mahirap i-forecast yung mga ganun mga kapuso. But generally, yung situation is that mababa po ang tsansa ng ulan, halos walang ulan sa Bicol and Mimaropa regions. Visayas. Visayas. So, mga taga-Visayas, ganun din ang nakikita natin mga kapuso. May mga pag-ulan pero very isolated dyan sa yung mountainous areas ng Panay Island. Yan po yung sa may Capiz and Aklan. At dito sa may posibleng ulan dyan sa may Eastern Visayas, lalo na sa may Samar provinces, yung Eastern Samar May, tsaka yung Leyte. Pero mga kapuso, yun po, hindi may lakas, puro mga very isolated and light showers, lalo na sa hapon. So again, bigger picture, mababa po o halos walang ulan sa buong Visayas region ngayong araw na ito. And then, of course, Mindanao. So, normally, sa napag-usapan natin kanina, mga thunderstorms, pero yun nga, wala pa yung ITZZ that will bring. Pero, nakikita nyo, may mga green dots dyan sa may Surigao provinces, dyan sa may Mindoro Oriental, as well as in, sino yung taga Compostela Valley dito sa atin? Parang, ano, sino ba yun? Ano, wala nga po yun ang dalawang linggo. Pero okay lang naiintindihan naman po natin. Dalawang linggo nga ba yun? Isang okay. Linggo. May mga konting ulan po dyan, ha? And then of course, maghapon yan at sa hapon yung Soxergen region. Possibly po yung mga isolated. So again, mga kapuso, wala tayong nakikita mga matitinding pag-ulan except dun sa northern part ng Luzon. Pero din sa Mindanao, ganun din po. Lalo na sa Zamboanga Peninsula, may na talagang hanggang ngayon yan nakakaranas pa rin ng very dry condition. Wala pa rin pong ulan mga kapuso. Okay. Okay. Vincent Morales, good day. Ask ko lang po kung ano po ba yung mga umiiral na weather system sa atin, maliban sa frontal system sa may norte po na Luzon. Okay. Wala na po. So, ang ano lang natin, yung wind, which is yung easterlies dyan sa Luzon and Visayas and Mindanao. Aside from
cold front, ay wala na po. Yung tail end ng cold front dyan sa may northern zone, ay wala na po mga kapuso. And then localized thunderstorms. And localized thunderstorms, lalo na dyan sa may Visayas. I mean, Danao. Sa Visayas, mayroong mga showers, pero the condition may not be good enough para mag-produce siya ng thunderstorm. Pag bumang tani, nagkakaroon ng localized thunderstorms, parang ano bang... Ang ano natin doon, yung heating of the ground surface. So, pag nainitan yung isang bahagi ng lupa, the air above it, naiinitan din, and then yung air mass na yan will rise at yun yung magpo-produce nung thunderstorm. Eh, bakit dito sa atin? Mainit naman sa atin, pero... Okay, so that means, bago ka magkaroon ng... pag pumanik yung hangin mo, pero walang moisture, papanik lang siya and will not produce clouds. So, yung nangyayari ngayon, dito sa atin, relatively dry yung ating atmosphere. So, kahit mainit, pumapanik yung hangin pa itaas, but the moisture content is not enough para mag-produce siya ng ulap. Tsaka ngayon, hindi naman maalinsangan pa. Ayun. So, okay, galing. So, yun po. At maranasan natin yan na kapag habang nagiging maalinsangan, it shows na maraming moisture sa paligid mo. And this moisture, when forced upward, eh, yun po yung magpuproduce. Kaya habang mga kapuso, habang nagiging malinsangan, ibig sabihin nun, marami tayong moisture, yun yung potential na magkakaroon ng thunderstorm. Okay. Pero kumisan, talagang napakainit lang mga kapuso. Angelito Toilets, Nicholas, need po talaga ng ulan sa Nueva Ecija, walang tubig irrigation, natutuyot na pala yan sa may San Antonio, Nueva Ecija. San Antonio, yun nga po. At hindi lang po Nueva Ecija. San Antonio, hindi po alam po sa mga ganda yung San Antonio. Sa parte nga niyan, central yeah, part ng Visayas. May ulan daw ba sila? Hala, yung northern part lang. Nueva Ecija. Ah, ng Nueva Ecija. Dito yan. Dito yung San Antonio. Ito yung... Okay. Ano, walang masyadong. Okay. Next. O, Mang Tani, yung level po ng... Asan ba yun? Manila. Ah, nagtatanong. Interruption. Ayan, Justin Torres Balga. Hey, Mang Tani, sabi po kasi El Nino po ngayon. Ang tanong ko po, kailan po natin naasahan yung mga ulan? Dito sa Metro Manila, sobrang malala na kasi yung water interruption. Well, based from PAGASA's assessment, yung pong El Nino condition may last hanggang June of this year. Pero mga kapuso, ha, it doesn't mean na kapag natapos na po yung El Nino, base dun sa definition nila, eh bigla na lang uulan. No, hindi po ganun yun. After some time, tsaka pa lang po natin mararamdaman kahit natapos na yung El Nino, yung pagkakaroon ng ulan. May tinatawag tayong lag time ng pagkatapos ng ulan. But ang isa natin doon, ang isang nakikita nila, again, sana naman huwag mangyari, yung extension ng ating dry season na instead of normally second half ng May, nagsisimula na po umulan, but because of this El Nino, ongoing El Nino, eh yung madelay lamang ng kalahating buwan ang ating tag-ulan, eh malaking bagay na yan. At yun nga, nasabi niya na yung water interruption. So, March pa lamang po ngayon, hindi pa nagsisimula yung dry season. Meron pang April, yan yung normal dry season natin hanggang May. So, I can't picture yung kung ano yung mangyayari kung tuloy-tuloy na walang ulan for the next several months. Considering na ngayon pa lamang po ay napakababa na ng level ng tubig sa Lamesa Dam, although normal pa rin, when we say normal, yung pong tubig sa Angat Dam, which is the main source of water supply dito sa Metro Manila, is still several meters above the rule curve. Okay. Ito yung there. Okay, yan. Yung pinapakita namin mga kapuso as of 6 o'clock this morning, ito, twice a day nagmo-monitor po ang pag-aas. Twice a day, ma? Yes. O once a day? Twice a day. Twice po, meron po so, ng 2 or 6. Ah, okay. So ito, papakita natin, tingnan natin. Kung taga Metro Manila kayo, ang concern natin, Angat, Ipo, and Lamesa Dam. So yung reservoir water level. Ay. Okay, ginagalaw mo. Ginagalaw. So... yung pong 199.94 as compared to yesterday's level which was 200.28, so bumaba ng 0.3 of a meter, which is malaki yun mga kapuso, 0.3 of a meter. So kumpara naman dun sa tinatawag nating rule curve,
yun kasi yung operating level ng hangat dam, which is 194.58. So ang deviation, ang ano natin doon, deviation from the rule curve, 5.36 meters. So again, yung 5 meters na yon, kung sobrang tindi ng kawalantin ng ulan, may not be enough to last until the start of the rainy season. So talaga namang there's really a need for us to conserve water. At yun nga ang isang ano namin paalala, mga kapuso, we don't have to wait for an El Nino event to realize na dapat tayo magtipid ng tubig. Day in, day out, year in, year out, kay tag-ulan o tag-araw, eh dapat po talaga matuto tayo na. Now, the thing is, hindi po lumalaki, hindi na dadagdagan yung source of water for Metro Manila. But the demand is increasing every year. So, there will come a time that, again, demand will be far greater than the supply. So, yun pong isang ano natin. Although the government, as well as the concessioners, they're looking for ways and means to increase or to look for additional supply of water for Metro Manila. Pero hindi po ganun kadali yun, mga kapuso. So, ano yung una natin tinignan? Angat. And then we have Ipo Dam. Again, 24-hour water level deviation, 0.01 of a meter. So, which means centimeter, millimeter, ha? Ang nang ano. So, pero yung ano natin, yung Lamesa Dam. Ang Lamesa Dam ay 68.79 meters as of 6 o'clock this morning. Hindi po yung 80.50 ang titingnan natin, kundi sinasabi nilang low critical level, which is 69 meters. So, mas mababa po dun sa low critical level ng Lamesa Dam. At siguro naman makikita nyo yung mga picture na ipinakita namin sa ating mga, sa aming mga news programs, na talagang kitang-kita na po yung lupa doon sa Lamesa Dam. Ibig sabihin nun talagang napakababa, dahil normally hindi mo makikita yung mga soil because it's always submerged sa tubig, mga kapuso. And other dams in Luzon, kasi karami naman po ng dam sa Luzon makikita, like yung Magat Dam, Pantabangan Dam, okay. Para mapakita ko lang yung video. Pero ayaw lumiit. Ayan, nilayo mo. Okay lang. Sige po. Okay, so yung unahin natin yung San Roque Dam sa Pangasinan, 265 meters, 0.03 meters, which is above the rule curve ng 16.55 meters. So, positive, that means napakarami tubig po dun sa San Roque. Ha? In Pantabangan Dam, a very big dam sa may Nueva Ecija, 204.39 meters. Ang ano po dyan ay 2.92 meters above the rule curve. Ang Magat Dam, again, one of the sources of irrigation dyan sa may Isabela province, 168.97 meters yung present elevation, which is negative, which is less than the rule curve. 12 meters. So yun lang, kaya yung iba namumroblema na dyan sa may Cagayan Valley. Diba yung isa nagtatanong kung kailan nag-uulan. So, yun po yan, mga kapuso. So, Magat, below the rule curve. Pantabangan and San Roque, they are both... Ano muna? Ba't ganun? Bakit? Bakit? Hindi. Mamaya, papatingnan ko. Oh. Okay, so yun lang natin, mga kapuso. So far, yung Magat Dam and Lamesa Dam, yun yung mga mabababa yung level as compared dun sa normal or regular. Ang Lamesa Dam, ang San Roque and Pantabangan Dam, they're all
in good condition as far as water level is concerned. Pero nonetheless, eh, siyempre kailangan natin ng ulan, mga kapuso, to fill up those dams. Dams. Those dams managers. Dams. Okay, anong ano yan? Anong picture yung papakita? Anong video? Oh no! Kita nila yung... Ano yun? Ha? Yeah, yung pangalan ko. Private person ako eh. Ayan, ito yung ano. Ito yung video ng Quezon City disaster risk. Ah, ano yan? Oh, drone? Yes. Ah, okay. There. Okay, so yung pinapakita po, papakita ni Mai, mga kapuso, video na yan. Bakit? Oo, isa laki. Ang papakita sa inyo yung present condition ng lamesa dam, which normally, lalo na kapag tag-araw at tag-ulan, eh, you will not be able to see those patches of brown color soil kasi natatakpan po yan ng tubig. So yung nakikita yung tore doon sa left side, yun yung structure na yun. Normally hindi niyo rin makikita po yung ilalim doon dahil may tubig din yun. So ngayon kitang-kita, mga kapuso, halos walang tubig sa lamesa dam. So yan yung dahilan na many areas in Metro Manila are now experiencing either low pressure in their water supply or no water at all. So yun po yun. And let's hope that the government will address ito pong nangyayaring ito, dahil ang nagre-regulate po dyan, ang nag-ano po dyan, dyan kumukuha ng tubig ang Manila Water. So yun ang isang ano natin, mga kapuso. Isang sana ay matugunan ng parang, dahil hindi lamang po yung mga individual households ay mga taong naapektuhan, industry, businesses, even yung small businesses, apektado po rin po. Even hospitals, ha? Mm-hmm. Yung mga hospital, mga kapuso, na instead of accepting patients, now they are limiting yung pasyente nila because of lack of water. So definitely, kailangan niya ng mga pasyente, may sakit yung manaw. Even hospital staff, eh, kailangan nila ng tubig para sa kanilang iba't ibang activities, lalo na yung mga ano mo, iniinom mo. And not only hospitals, meron kanina dyan yung eskwelahan. Mm. Diba? Naapektado yung hygiene naman nung mga bata dahil yung kanilang mga comfort rooms. Dahil saka walang tubig, eh, nangangamoy na. And again, that might affect the health condition ng mga bata. So isang ano dyan, May, baka mamaya eh, hindi na papasukin yung mga bata. Again, dahil sa problema sa tubig. Dati, pag kami bagyo, problema. Puno ng tubig yung... Baha, hindi makapasok yung mga bata. Ngayon naman, sobrang extremes. Walang tubig, hindi rin makapasok ang mga bata dahil naman walang malinis na CR. Ay, nako. So, yun ang tanong, mga kapuso. Ha? Bakit ganun, Mang Tani? Pagka tag-ulan, problema tayo, sobrang tubig. At ngayon naman tag-araw, problema rin naman natin, kulang sa tubig. So yun nga, mga kapuso, yung uneven distribution ng rainfall with respect to time. So during the southwest monsoon, siyempre dito sa Metro Manila, sobrang ulan, sobrang tubig, and we can't store all those excess. Nagiging runoff lang po yun, pumupunta, bumabalik sa dagat. And now, pag ganitong mga panahon na kailangan na natin ng tubig at walang ulan, eh, where's the water during the dry, during the wet season? So yun po ang isang ano, and maybe si Mai will look for solutions dun sa mga yung ganyan problema. Yung tanong nila, ah, yung cloud seeding nga po, diba? Kasi cloud seeding, gumagawa ka ng artificial rain. Well, ano ba? Hindi siya artificial rain pala, parang sinasabuyan ba, you speed up the process. Okay. Yes, ang nangyayari dyan, Mai. Pero yung, yun nga po. Ang cloud seeding, dapat meron kang ulap. They call it seedable cloud. Okay. Yung ulap na yan, may ulan. And then, you will just speed up the process of from condensation to precipitation. So, yung sinasabi mo magsasabog, magsasabog sila ng condensation nuclei, which will speed up para maging ulan kagad yung mga
water vapor dun sa ulam. At isang ginagamit nila yung asin. So pagka binuhusan na yung asin yung ulap, magiging ulan, babagsak na kagad yun. Pero it is an expensive mitigating measure. At hindi po ano yun, hindi 100% na kapag nagpaulan ka, iuulan na or babagsak ba yung ulan dun sa gusto mong pabagsakin. So dun sa may mga nagtatanong, magastos po na paraan yung cloud seeding. At pinakamahalaga may, meron kang ulap na magpapaulan. Kasi, na hindi mo naman ma-fabricate. Oo, hindi ka naman magpo-produce ng ulap sa cloud seeding. Meron kang ulap na babantayan, na titingnan, at kaya ginagawa yun may ang cloud seeding doon sa mga panahon na bago matapos yung rainy season. Kasi pag dry season ka na, wala ka na. Di ba mapapansin yung mga kapuso, pagka tag-araw, halos walang kaulap-ulap. Kaya mainit. Wala kang ano, hindi mo magagawa yung cloud seeding kasi walang ulap. So yun yun. So ang ano nga talaga, it's an expensive intervention yung cloud so seeding. Hindi mo siya pwedeng gawin kunwari just sa lamesa. Yeah, hindi mo siya magagawa. At saka kung meron mang clouds. Konti lang ulan. Oh, tsaka pagka ganito ba high clouds? Oh, hindi high cloud ang kailangan mo sa cloud seeding. Dapat malapit yung ka para cumulus, babagsak talaga yes, siya. Yes. Tsaka yung high cloud. Wala masyadong ulan yun. Yes. Galing. Okay. And something new today. So, Mang Tani, ano daw po ba? Ano daw masasuggest mo sa government? Hindi. Ang ano naman doon, again, mga kapuso, hindi lang po Metro Manila ang nagkakaproblema sa kawalan ng ulan. Ha? Lagi namin binabalita. Manood kayo ng BPN, ha? From 4 o'clock? Yes. Okay. Kahapon meron yung sa Davao. Tumataas na yung presyo ng hito. Okay, kasi, kita mo. Ano daw? Dahil na apektado sila ng ulan. O walang ulan, problema, I'm sorry. Problematic yung production nila. Kasi so, walang masyadong ulan. So, namamatay mga hito? Wala pa naman daw masyadong namamatay. But yung growth nila hindi normal. Okay, so ano nangyayari? So apektado yung presyo? Yes. So kumakain ka ba hito? Hindi po. Hindi po. Actually, bihira yung kumakain ng hito at saka ng dalag. Ano kang nilaluto sa hito? Ano, yung iniihaw. Normally yun, ihaw yung hito at saka dalag. Normally, ang kumakain yan yung mga taga Central Luzon. Kasi if you are from the Visayas and Mindanao, mostly ha, asa kanila yung mga seafoods. Hindi yan yung mga tabang na pag ano. But anyway, so yun po, dahil sa ano, yung mga hito ang nagmamahal. Basically, agriculture mga kapuso ang apektado ng kawalan ng ulan. Pero yun nga, dito sa atin sa Metro Manila, we feel the effect of El Nino through yung dwindling water supply. Kaya nararamdaman natin. Pero alam nyo mga kapuso, kung hindi po doon, ay nako, malamang hindi maalam mga taga Metro Manila may El Nino. Unlike yung mga farmers, unlike yung mga i-distribute. Yung supply na nakukuha nila from lamesa, is this an effect of El Nino? Well, opo. Ang ano nga natin, may again, ang worst case scenario is that mula ngayon hanggang May, walang masyadong ulan. Mm-hmm. So, we have to make use nung present water levels sa angat. Uh-oh. Now, kung titingnan natin yung normal condition, which means, sige, tuloy-tuloy lamang yung rasyon ng sa dalawang concessionaires, there could be a, again, pagdating ng Mayo, the water level may not be enough to provide yung water requirement ng Metro Manila pagdating na lang May. So at this early, they have to control yung requirement ng Metro Manila. So talagang may mga lugar na makakaranas ng mahinang ulan, ano, mahinang tubig or possibly rotating hindi brown out kundi lack of water or loss of water. So yun talaga ang dapat gawin. Pero ang nangyari po ngayon, March pa lamang, most areas in Metro Manila nawala na kagad ng tubig. So talagang ganun po talaga, facing an El Nino condition, that's the best thing that the regulating offices could do, yung i-regulate yung
requirement ng ano, talagang dapat ibababa. So that pagdating ng up to May, wherein posible nga na hindi pa umulan, eh we still have water kahit na kukonti. Mang Tani, kunwari, yung lamesa daw, yung water ba doon nag-evaporate? Parang yes, nag-evaporate siya, di ba? Kasi parang last year pa natin alam na may possible El Nino. Though, alam natin na possible ay weak siya, pero back parang hindi... Okay, parang hindi pinagandaan. Oo, parang ngayon, di ba ngayon ayun lang nga gumagawa ng contingency. Yan ang isang ano. Na andyan na yung problema. At sabi nga, ito, si Henry Huerta. That's where emergency measures should be used to address the problem. But this problem being chronic or which happens every year, or well, not really every year. Not every year, yeah. But again, this is not the first El Nino, definitely. Extensive planning. So, not yun nga the po. Type na bahala na pagdating ng problema. Yo, which is true, mga kapuso. Yun nga, that's why yung pag-asa, again, hindi natin masisisi yan, ha? Dahil as early as last year, eh, meron na pong pronouncement na posibleng may El Nino tayo ng 2019. Whether matuloy yun na wala, o matuloyan man o hindi, again, one of our responsibilities, lalo na yung mga maapektuhan sector, is to come up with solutions, to come up with interventions, na what if matuloy yung El Nino, anong dapat natin gawin? So, ang nangyayari nga lang po ngayon, kung kailan nandyan na, eh, tsaka pa lang natin, tsaka lang tayo naghahanap ng solution, which should have been done many months ago. Kaso magtagi yung problema, kasi di ba kung ay pagtag-ulan, yung angat. Nandun siya, umaabot siya dun sa normal water high niya. Kapag ba umabot sa normal water high, meron pa namang ano yun, di ba? May extra pa siya. May extra space pa for extra water. No. Wala na. Yung high na yun, once you reach that level, you have to release spill water. Yes, you have to release water dahil yun namang structural integrity ng dam. That's why, yun, pag dumapot na ron, eh, wala kang magagawa. Force to good, magtapong ka so ng tubig. So, dapat mas gumawa sila ng additional either, dam for yes. additional storage of water. Yeah, so yun yun. And constructing a dam is not a cheap one. Mahal yun. And then, pero yun nga, pero diba, in the long run, kasi yeah. diba, yan, gumagawa si... Meron diba, silang isang sa transportation, gumagawa ng mga train ngayon, ng subway na nakakaabala siya ngayon. But pero, in the long run, after several years of sacrifice, eto na. So, yun siguro na, definitely, yung ginagawa naman yung ano, meron nga sila na yung dito sa may Quezon province, they will tap yung, meron isang dam doon, Kaliwa Dam, I think, na kung saan they will divert yung tubig doon sa dam na yun going to Angat Dam for additional, ano, or kung hindi man sa Angat Dam, direct dito sa Lamesa Dam or Ipo Dam, that will provide additional supply of water sa mga concessionaires. Yung Kalirayo ba, Mang Tani? Eh, hindi yun, ano, sa, ano yan eh, sa may Laguna. Opo. Hindi, ano yan, hindi ko alam kung nakakarating siya, pero definitely hindi nakakarating. Baka yung requirement naman ng mga nasa paligid ng Kalirayo. Kasi saan? Hindi ko alam pa. Bakit? Wala. Hindi kasi, diba, may dam ka naman doon. Bakit siya hindi nagagamit? Saka dito sa ano, yung dito sa may Rizal, ano yan, yung... Wawa. Wawa Dam. Although it's an old one. Dirty. Oo nga, pero siya. Siyempre, ang gagawin mo naman doon, kumbaga sa ano, aayusin mo yan, lilinisin mo yan, pero ang hindi ko lang alam eh... Madumi mo ba yung Wawa? Diba, Rizal, guys? Madumi mo ba yung Wawa? Paul. At mukhang hindi na siya operational. Mukhang hindi operational. Wawa naman yung wawa. Wawa nga. Sayang kasi, diba? Pero hindi, yun nga yun. At siguro, ang ano nga natin doon, kumisan kung kailan may problema, tsaka lang nare-realize natin na, okay, we need additional source of water for Metro Manila. And kapag naman kasi normal, eh yun nga, we have more water than what we need, di ba? So, ang ano natin, ano naman yan, dami-daming tubig, bumabaha-baha na. Oo. Sabi nga nung, parang dami nating forest, ang dami nating dagat, ang dami nating bodies of water, tapos ang mga problema tayo sa tubig. Tapos, which is ang mahal. Tapos sabi pa, ang mahal ng, bakit ang mahal ng tubig dito, tapos dun sa places na may desert, mura lang. Though hindi ko sure yun kung how accurate. And yung isang ano nga, yun yung irony ng buhay. We are surrounded by large bodies of water and yet namumroblema tayo sa tubig. Although, mga kapuso, iba po kasi yung tubig ng dagat kaysa dun sa drinking water. Iba po yun. Kaya, but pwede namang i-filter, well, di ba? Pwede yung tinatawag na ano, yung from seawater to fresh water.
Kaya lang mahal din yun. Yun. Yun yung isang mga intervention nung nasa pag-asa pa ako eh. Yung i-convert mo yung seawater to fresh water, again, expensive process yun. Doon sa Middle East yun yung ginagawa nila. Because they have the money. Meron silang langis eh. So they can buy anything. So yung seawater, kino-convert nila para maging drinking water. Pero yun nga, anong tawag na, nakalimutan ko na. Doon sa mga nakikinig po, ano yung tawag doon sa plant na yun, converting seawater to fresh water? Anong tawag doon? Desalination. Yun, sabi ni Romano, when we need water desalination plant here in our country, napapaligiran tayo ng dagat, we can use that as drinking water. Pero yun nga po mga kapuso, hindi po mura yun. We need lots of resources para po. Kaya nga po yung ano, and again, hindi lang yun. Paano nga ang isang ano nga natin, pag naman sobra-sobra yung tubig ulan, hindi natin kakailanganin yung desalination plant na yun dahil we have more water than what we need. So, yun ang isang ano natin. But nonetheless, yun nga, siguro during critical times na kay ikatulad nito, eh, iba-ibang solusyon yung lumalabas sa mga kapuso natin. So, dapat ano? Hindi ko pa alam. Hindi, yun nga ang ano nun. Yun ang isang maraming ano yan. Maglalabasan yan, pero again, next year, if it's a normal year, muli, wala na naman lahat yan. Kapag may La Nina naman, oh, problema naman natin. Na sobrang ulan. Okay, so, i-convert naman natin yung fresh water to sea water. Eh, pero Mang Tani, dun sa forecast ng pag-asa, by, kailan ba yun? April? Ay, kasama ang Metro Manila sa may possible April nga ba? March. Hindi, April siguro. Ito ay February, March. Metro Manila ay nasa dry spell. Ito, dry spell. Pero after... Ibig sabihin... Medyo malala na. Malala na yung condition natin. Basta kulang na talaga. Kulang tayo sa unan. Yan ang end of March sa mga kapuso. And most likely, yan yung mangyayari. And then by April yun yung nasa ano na tayo? Drought na tayo. Metro Manila there. So, end of April, ito yung outlook po, ito forecast to, mga kapuso. Tuloy-tuloy na walang ulan at nangyayari yung March. And then April, most likely, wala pa rin tayong ulan. And if that will continue, sa end of April, ang Metro Manila, mga kapuso, nasa drought condition na. And when you talk of drought condition, ibig sabihin yan, matinding kawalan ng ulan at kung hindi mapaghahandaan, matindi yung epekto. Ano bang epekto sa atin? We are not an agricultural area. Ang basic ano natin dito ay yung water supply. At saka yung power requirement. Power. At saka yung sunog. Kita yung mga kapuso, yung mga nagkakasunog. In March, April pa naman yung may pinakamaraming At yung anong pampatay ng sunog, tubig. Ilang beses na nangyayari mga kapuso. Walang tubig habang may sunog. So yun ang isang nakakatakot po. Na you have firefighters, they are equipped, pero walang tubig. Minsan nga kulang, di ba? Kulang pa nga talaga yung ano nila? Fire trucks natin, pati yung firemen. Ayun nga, may darating na fire truck, wala namang mapagkukunan ng tubig, yung mga fire hydrant, wala pong tubig. So, yun yung mga tagni-tagning epekto nitong kakawalan ng ulan natin because of El Nino, mga kapuso. Okay, so... Ay, Mang Tani, kailan daw po ba matatapos yung amihan season tsaka kailan po yung possible yung start ng tag-init? Yun, kung hindi nagkaroon ng frontal system, kasi pag tingnan natin yung wind map natin, tingnan mo mangyayari yan. Thursday ba yan? Tingnan mo, meron ka pa uling ano eh. Meron ka pang sort of a weak northeast monsoon yan. Okay. So... There. Northeast pa yan. So, mabalik pa naman po yung amihan. Oo, kaya nga lang. Kasi kung hindi yan, malamang dapat ngayon, ano na tayo eh. Tag-init. Tag-init na. Parang tag-init na rin. At yun yung titingnan natin. If we will compare yung mga northeast termination ng last 5 years, makikita nyo na normally mga end of March or first week ng April. Now, kung ngayon pa lamang at this early, nag-terminate na yun ng northeast, so that means... early onset ng dry season. 2015 March 31, 'di ba may El Nino na? Pero nag-start siya ng end of after ng ano, hindi after March. After March na start ng El Nino. So March yung 16. March 18, yung 2016 so, posible, yeah. So yun.
So, yun ang isang ano natin ngayon. So, yung last 2 years natin, makikita mo, April na natapos yung south northeast monsoon. That means yung start ng dry season, April pa po. But again, itong ano natin, baka mamaya, next week, i-declare na ng pag-asa na nagsimula na yung dry season, eh, it's relatively early. So, which is isa sa mga impact ng El Nino. But again, kung ang titingnan natin ngayon, if it's an early start ng dry season, how about the end of the dry season? Will it be late? Will it be extended? Or titingnan pa po natin yan. But it doesn't mean na kapag maaga yung tag-araw mo, eh mahaba yung, matagal yung tag-araw mo. Hindi po, it doesn't go that way. But nonetheless, meron pang ano mga kapuso. Although mahina yung amihan, pero I don't know if they will consider it as a north. But nonetheless, ang isang mahalaga mga kapuso, eh, walang ulan sa Metro Manila na magpupuno po ng lamesa dam. Okay, Mang Tani. Alfred Melendres Roselis. Mang Tani, kahit may El Niño po ba, eh, may Easter leaves pa rin? Oh yes, meron po. Pero mas mahina as compared dun sa normal. One of the impacts ng El Niño sa atmospheric condition is weakening of the easterlies. Mas mahina po yung easterlies mo. So if you have yung March, April, May natin na normally dun nanggagaling yung mga ulan sa eastern section ng bansa, lalo na yung mga bulumunduking lugar ng Sierra Madre. Eh, pag mahina ang easterlies mo, I don't expect na may mga pag-ulan ka. So, yun yung nagpapadagdag. Mas mahina po ang easterlies. Pero meron pa rin, pero weaker than normal. Okay. Si Alfred may isa rin. Kaya daw po ba weak El Niño kasi may amihan? Ah, no, hindi po. Yung weak El Niño, yung definition ng El Niño has something to do with the sea surface temperature. So, mas mainit yung temperatura ng dagat, yun yung intense El Niño mo. Mas yung deviation, from the normal. So if you have point something of a degree warmer than the normal, then that's the weak El Niño. Yeah, yung 0.5 warmer than normal. Okay. Okay, so mga kapuso, Saturday, ha? Sa I Am Ready sa Double B. Tuwing Sabado po yan, 10 to 11 o'clock, makinig po kayo mga kapuso. And again, di naman sa pagyayabang, pero may mga awards na po yan. Yung ano pala yes. Po muna. Kayo ba? Wala pa kayong award? I Am Ready sa Double B, 594 kilohertz mula alas 6 hanggang alas 11 mga kapuso. FB Live po yan, aside from the radio. Nag-FB Live po na kami. So, makinig po kayo, manood kayo. Every Saturday po yan mga kapuso. Okay, wala na yung babatiin, May. Kapatid pong kumain ng pagkain ko pa rin. Okay. So, doon sa kapatid ni May, ano pangalan niya? Mitch. Mitch, ha? You, Mitch. Again. Lalaki. Kita mo, tuntuwa ang ate mo sa'yo, Mitch. Bibigyan ka niya ng regalo mamaya pag uwi niya. May pasalubong ka, tama? Okay. Okay. Sila, ano, wala? Hindi nanonood? Wala, no? Sila Frau, sila Jessa. Wala lang, hinilimutan na tayo ng mga kaibigan natin. Okay. Ay, binati na ba natin ng happy birthday yung mga I Am Ready nun? So, si Paul, belated happy birthday. Si Patty, ay, belated talaga. Happy birthday. Sino susunod? Si Maris. Ah, si Patty. Yeah. Okay. Last. And sinang who will celebrate next? Ano ba yan? Bakit wala sa special events? Sina? Si Ev. Ah, si Ev! Alright, one of our producers. Advance, happy birthday. March yun? March si Ev. Sino pa? Ay, March ba? April. Si Marco. Marco din. April. Ah, April. Okay. So, happy birthday sa inyo. Mang Tani, Holy Week ba ay tag-init na? Ah, last yes. Last year kaka-start lang ng tag-init. Ay, naku mga kapuso. Ang Holy Week natin, April. So, we are in the midst of dry season. Yung kailan na alis ka ng Holy Week? Hindi Holy Week. Before Holy Week. And after. After! Ang busy yung Holy Week. Ayoko mo. Okay. Sige. Alright. Saan mo punta? Sa mga. Saan mo punta? Secret. Alright.
Okay, so mga kapuso, ano pa? Meron pa ba tayong ibang iyan sa kanila? Wala na. Wala na. Okay. So mga puso, wala pong ulan sa malaking bahagi ng bansa except yung Cagayan and Cordillera region sa nandun po yung mga misang malalakas na ulan. Again, hindi po dala ng low pressure area kundi ng frontal system. Dito sa Metro Manila, may mga konting ulan sa hapon, ha? So yung mga lalabas ng bahay, hindi po malawakan yun. Baka yung lugar na pupuntahan, posibleng walang ulan. Pero in some areas in Metro Manila, light showers to be expected. Alright, so maraming salamat mga kapuso yung nakasama natin. Si Wilson, si Paul, si Faith, and then yung kadarating lamang, si Ev. And then of course, si Mai, ang ating online producer mga kapuso at ang inyong lingkod, Mang Tani. Saturday po, I am ready sa Double B. Lahat ng mga news programs ng GMA, BPN, si Michael BT. Pasco, nasagot na yung tanong niya kanina, ano isa nga sa mga una sinabi. Ano yan? Kabanatuan. Ah, sinabi po namin yung Nueva Ecija, mga tsaka kapuso. Tsaka binanito yung pangalan niya. Ano, ano sabi niya? Hindi raw na, ano? Oo, ayaw mo naman daw sagutin yung pangalan. Oh, sinagot na po yan kaninang-kanina pa, early part ng programa. Kung Nueva Ecija, binanggit din ni May, may ulan po diyan sa may posibleng ulan diyan sa kabanatuan sa Nueva Ecija ngayong araw na ito. Okay, so mga kapuso, maraming salamat po. At good morning sa inyo lahat. God bless us all. Sino yung nagpa-type na yun? Sobrang